Are you looking for a school that imparts more than academic knowledge? Don't miss Naguilian Adventist Elementary School. It fosters a balanced development of the whole person, spiritually, intellectually, physically, and socially. The curriculum promotes academic excellence and includes a core of general studies needed for responsible citizenship in a given culture, along with spiritual insights that inform Christian living and build community. Visit Naguilian Adventist Elementary School, located at Trojas District, Naguilian, Isabela. For further information, contact number 0975-4640-382. Has anyone ever hurt you? Did you feel like hurting them back? The Bible tells us to be good to our enemies and not to act like them, because only goodness can overcome evil. Romans 12, verse 21. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by evil. Thank you.
Let's all pray. Our most graciously kind Heavenly Father, once again, we praise Thee and thank Thee for this wonderful opportunity that You have given unto us. Lord, here we are bowing our heads before the throne of grace, asking Thee for the forgiveness of our sins. May You please forgive us and cleanse us. Lord, we thank You for the another blessings. We thank You for Your love and care to us. Lord, as we continue our week of prayer, may You please be with us. Send Your thousands of holy angels to guide us. And Lord, please bless also the participants today. Help us to focus our hearts and minds to You. Be with us always, and thank You, Lord, for the assurance of hearing and answering our prayers, together with the forgiveness of our sins. In Christ's worthy name I pray. Amen. Magandang araw po mga kanaes. Ngayon po tayo na ay nasa ika-anim at huling araw ng ating week of prayer at pinasasalamatan po natin ang ating napakasipag na district pastor, si Pastor Ryan Tabago, at ganoon din pong lahat ng mga nakiparticipate at nakisama sa ating week of prayer na ito. At patuloy po tayong manood mga kaibigan upang sama-sama tayong mabless sa programang ito ngayong araw. Peace.
Magandang umaga sa ating lahat, mga minamahal na mga kapatid at ang ating mga anak. Tayo ay nakarating na ng pang-anim na araw ngayong Week of Prayer at ngayon ay araw ng Sabat. Salamat dahil kasama namin kayo na magpuri sa ating Panginoong Diyos. At ganun din, tayo ay dadako na sa pang-anim na letra ng ating pinag-aaralan. Ang letrang K, ito ang salitang nil o pagluhod. At ang title ng ating lesson ngayong umaga ay Lumuhod kay Jesus. Ito ay mahanap sa Daniel chapter 6. At ang ating pag-uusapan dito ay tungkol sa buhay ni Daniel. Alam natin na si Daniel ay isa sa mga napakagaling at matalinong propeta ng ating Panginoong Jesus na ilan sa kanya ring pagiging masunurin sa ating Panginoong Diyos. Binigyan siya ng 10 times na karunungan. Kung ikukumpara yon sa ibang mga nabilanggo o naging slave doon sa Babylon. Ating tignan kung paano at bakit lumuluhod si Daniel kay Jesus. Ang pagluhod ay ito yung paraan o pagpapakita ng isang pagpapakumbaba sa ating Panginoong Diyos. Ang pagluhod ay isang position din sa pananalangin. Kung inyong makikita dito sa picture, si Daniel ay nananalangin sa ating Panginoong Diyos na 3 beses sa isang araw ayon sa nabanggit dito sa Daniel. At isang araw, nang si Daniel ay nanalangin sa ating Panginoong Diyos na kanyang hinarap ang direction ng Jerusalem, ay merong mga sumubaybay sa kanya na kanyang kasamahan din doon sa kaharian. At alam niyo ba mga anak na itong mga governors na ito ay gumawa sila ng utos na walang sinumang ibang kanilang sasambahin kundi ang hari lamang na si King Darius. Kaya nilagdaan ito ni Darius at pinagtibay. Yun pala, ito yung kanilang gagamitin upang mapabagsak si Daniel dahil alam ng mga kasamahan niya na siya ay sumasamba sa Diyos na kanyang pinaniwalaan. Kaya nung nakita nila na si Daniel ay sumamba sa kanyang Diyos at hindi niya sinamba ang hari, ay kanilang inireport kay Darius. Nang sabi nila, Ama hari o mahal na hari, nakita namin si Daniel mula sa aming mga mata na siya ay sumasamba at nananalangin sa ibang Diyos at hindi ikaw. At ayon sa utos na inyong nilagdaan at pinagtibay ay walang ibang sasambahin kundi ikaw lamang. At ang magiging parusa nito ay ihuhulog siya doon sa kuweba ng mga leon. At alam nyo, itong si King Darius ay wala siyang nagawa. Kaya dinampot si Daniel at itinapon siya doon sa kuweba ng mga leon. At alam nyo mga anak, kagaya ng kanyang gawain, siya ay nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Kayo nung inihulog siya doon sa kuweba, ay lumuhod si Daniel upang manalangin sa ating Panginoong Diyos at hilingin ang kanyang protection. At ito ay sinagot ng ating Panginoong Diyos. Siya ang naging kasama ni Daniel. Si Jesus ang naging kasama ni Daniel. Kaya walang anumang kapahamakan ang nangyari kay
Daniel. At ng gabi yon hanggang sa magdamag ay na-spare ang kanyang buhay. Kaya nung si King Darius ay maagang-maagang gumising upang tignan at tanungin si Daniel kung meron bang nangyari sa kanya. At sumigaw siya, "Daniel, Daniel, meron bang nangyari sa iyong kapahamakan?" At ang sabi ni Daniel, "Panginoon, mahal na hari, walang anumang nangyari sa akin." Kaya tuwang-tuwa si Darius at kanyang iniutos na siya ay inabas na doon sa loob ng kuweba ng mga leon. At alam niyo, walang anumang galos doon sa kanyang katawan. Kaya ang ginawa ni King Darius ay kanyang ipinahuli yung mga taong nagsumbong sa kanya dahil alam ni Darius na gusto nilang pabagsakin si King si Daniel. Kaya itong kasama niya ang itinapon doon sa lions din at sila yung kinain. Kaya makikita natin dito mga anak na si Daniel ay meron siyang espiritu ng pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Siya ay nananalangin palagi sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang lesson natin ngayong umagang ito ay kung ikaw ay nasa panganib, manalangin ka. At kung ikaw ay natatakot, manalangin ka. Kung ikaw ay naguguluhan, manalangin ka. Kung ikaw ay may dinaramdam, manalangin ka. At kung ikaw ay nagkukulang ng katalinuhan, manalangin ka. Dahil ang ating Panginoong Diyos ang sasama sa iyo. Ibibigay niya ang iyong pangangailangan. Kaya ang ating memory verse ngayong umagang ito ay mahanap sa Matthew 21 verse 22, "And whatever things you ask in prayer, believing, you will receive." Ito lamang at isang mapagpalang araw ng Sabat. Let's bow our heads for a word of prayer. Gracious God, we praise you as the one who is faithful, long-suffering, forgiving, and loving. Eternal God, you are the power behind all things, behind the energy of the storm, behind the heat of a million suns. Eternal God, you are the power behind all minds, behind the ability to think and to reason, behind all understanding of the truth. Eternal God, we worship and adore you. Amen. Lord, we have sinned without considering how much you love us. You see our sins more clearly than we can ourselves. Please forgive us, O Lord, for our wrong deeds in action and in words. Forgive us if we are self-centered and if we hurt others because of our carelessness. In Jesus' name we pray. Amen. Loving God, you take care of all our needs and love us more than we can imagine. You have given us everything and we always need you. Thank you for never leaving us. Thank you for guiding us as we worship you and for speaking to us through Jesus, our Lord. Amen. Let's pray. Lord, we pray for the renewal of the church, beginning with ourselves. Reshape us, good Lord, until in generosity in faith and in expectation that the best is yet to come. We are truly Christ-like. Make us passionate followers of Jesus rather than passive supporters. Make our schools and our churches communities of radical discipline and signposts to heaven that in us, through us, and if need be, despite us, let your kingdom come. Amen.
ay manalangin. Mapagmahal na Diyos, Ama namin na nasa langit, kami po ay lumalapit sa inyo sa oras na ito. Aming idinadalangin ang mga batang ito na patuloy nawa silang lumago sa karunungan, sa pisikal na katawan, sa relasyon ng kanilang mga magulang at sa ibang tao, at higit sa lahat ay sa inyo. Bendisyonan niyo po sila, Panginoon, igawad ang kanilang proteksyon, ganun din po ang mga magulang at mga guardians. Pagpalain ang bawat isa sa amin, Panginoong Diyos, ng aming buhay na ito ay igugol sana namin sa paglilingkod at pagpupuri sa inyo. Ito po'y aming dalangin sa pangalan Jesus. Amen.